guys, napa-deliver ko na kanina yung Acapulco chair and ganyan siya, sobrang luwag. Binaba ko lang yung dalawang ito kasi parang sobrang lakas ng hangin kanina. Wala akong tiwala. Nagdududa pa ako sa nilagay namin na panel. Kasi sobrang lakas talaga. Alam mo yung tawag ko dyan, umuulan ng hangin. Kasi parang bumabagyo, ganun kalakas yung hangin. So anyway, yan siya. Ganyan dito. Medyo pagabi na rin. Yan. Iniisip ko kung i-stay ko yan dyan or ililipat ko dito yung extension. So, eto na dumating kanina ring umaga yung in-order kong pebbles. Yan. Ang dami. 10 sacks. Or ano ba? Hindi ko alam, basta. 10 sacks ang tawag ko. Ayan. Hindi masyadong malalaki. Hindi masyadong maliliit. Kasize niyan yung nandun. Ayan, binili ko pala yan kay Miss Christy Bonde. Ayan. Hi po, Miss Christy. Ayan, sa kanya ko binili yan. Kasi dito sa malapit sa amin, 280 or mga 250 per piece yung ganito eh. Sa kanya mas mura. Taga, ano siya, tay-tay ba? Basta dito lang kasi malapit. So, kung kayo, kung bibili kayo, dun din sa malapit naman sa inyo. Kasi, kung ipapalala move motor nyo to, mga dalawa lang siguro kaya sa isang motor or tatlo. Kasi mabigat. So, hindi ko sure kung kakasya na lahat yan kasi marami-rami na rin naman. Dito, ilalagay namin dyan mamaya. Dyan, papatulong ako sa aking mahal na asawa. Gumagawa lang ako sandali ng accessories kasi maaga pa naman. Nag-rearrange pala ako ulit nung isang gabi dito. Yung Lactea, nilagay ko na siya dito. Kasi dito yung matagalang araw sa umaga. Kaya nakita nyo, ayan ako. Ito talaga, nung binili ko to last year, early last year, or last year, late last year. Ano pa to, mas ma-white siya. Kaso, syempre, di ba may payong. Medyo na-coveran, yung likod lang niya maganda yung variegation. Pero ngayon, ano na siya? Ayan o, oh, nagpipink pa. Ayan o. Oh. So, ito may baby din siya. Nilagay ko na siya dyan. Tapos, ayan, nilipat ko to. Kasi ito nandun. Tapos, ayan, si Watusi nilagay ko. Kasi walang Watusi dyan. Tapos, dito ako pinagpawisan ng malupit. Ito, ang bigat nito. Itong na-refold. At tinungtong ko dyan para matakpan yung dulo ng payong. Kasi white na white. And, napapansin ko, itong aking agave johok ay mas nagla-light yung color. Kasi dyan, ang tagal din ng araw dyan. And then, ayan, naglagay ako ng isa dyan from dun sa pader galing na trigona. Ang ganda kasi nilang pang ganun-ganun eh. And eto, pinagpalit ko. Ito yung mas maliit. Dati nasa baba. Tapos, diba dati, parang tatlong tall pots, magkakaganon sila. Ginanon in alternate ko. Wala lang. Kaya nga sakit ng katawan ko ngayon. And then, wala, ayan. Ginulo-gulo ko pa yan dyan. Bumalik din naman sa dati. Tapos, eto pala, yung mataas na Watusi. Eto na siya. Nandito na siya sa dulo. Ayan, dyan ko siya nilagay. Yung dating nandun, sa tabi ng Lactea. Yun ang mga nabago. Tapos, ito pa din. Ganun pa din. Dito, inusog ko lang siya dito. Tapos, ito pala yung ano ko, oh. Madagascar ko. Nagaganyan siya talaga minsan, eh, mga old leaf niya. Ang lago niya na, oh. Tsaka tumangkad na rin siya kahit paano. Hindi ko lang alam talaga paano siyang aalisin dyan sa paso. Kasi, saktong-sakto yung pot niya dyan. Kasi yung dalawa niyang parang babies. Dati may dahon na maliliit yan eh. Lumalaki sila pero walang dahon. Ayaw niya pang magdahon. Yan guys, bali 6 na packs, 6 pieces ang nailagay ko. Hi Rafa, hello. Ang gwapo ni Rafa, oh, nagpagupit na siya, hindi na siya nakatali yung buhok. Naku, naingit naman tong isa, be, marami ka nang iihian, be, oh. Sigurado naman meron na dyang inihian mo kanina pa. Dahil nandun sa ihian niya yung, sa lugar ng ihian niya yung ano, yung mga yan kanina. So ayan, pareho lang sila niyan.
Pero ito mas maputi. Actually, pagka talaga hindi nauugasan, lalo yung nasa taas, nag-aano sila, yung parang medyo dumudumi tingnan. So, ginagawa ko pa maglilinis ako, siguro mga twice a month. Pag, kahit naglilinis ako minsan, ang ginagawa ko, mga twice a month, ginagawa ko sa kanila, nalagyan ko ng Sonrox. Or basta sabon, tas inaano ko talaga na may pressure para makipi yung pagkaputi nila. Yun. Kasi napansin ko rin sa mga ganito. Kung nari, eto, hindi ko naman nauhugasan. Ayun na, nagiging ganyan sila. Parang madumitingnan. So, ginagawa ko minsan, susunroxan ko yan. Bleach, any bleach, ganun. Para, ano, syempre, iwas sa plants, ha. Hindi naman sobrang dami. Patak-patak lang. Tapos, madadami na yung iba. Puputi pa sila. Yun ang aking style. Diba, Rafa? Oo naman siya. Kala mo naintindihan niya. Hi guys! Good morning! So ayan, hindi ko na ituloy yung vlog kagabi kasi nakapagod na nag-linis pa ako na dun sa dulo sa ihian etong si Master Cedric. Naman. Na-miss kami kasi the whole day hanggang gabi kaming wala noong Feb 14 dahil nga nagtagaytay kami. Sobrang stressful. Ang traffic, grabe. As in, para kami nag-Baguio. Ganun level. Hanggang ngayon, naramdaman ko yung sakit ng balakang ko sa tagal lang nakaupo. Tsaka, okay lang sana yung malayo yung binyahe mo. Tapos, dire-diretso yung biyahe, diba? Kaysa yung, ang traffic, ang lapit lang naman. No, be? Sa lahat ng punta namin sa Tagaytay, yun na yung pinaka. Tapos, si Sedy, grabe, parang naaning ata siya. Kasi, ngayon lang namin siya ulit iniwan ng ganun katagal sa ilang taon. Pati table, as in dining table, inakit niya, inihian niya. Grabe. Tapos, lahat ng ito, gamit ni Rafa, ihiang ko to. Gamit to ni Dede, ihiang ko to. Ito mga gamit ni Mame, ihiang ko lahat. Ganon. Parang na-miss niya kami. Tapos pagdating niya, para siyang atakin sa... Pagdating namin, para siyang atakin sa puso sa... Basta, hindi ma-explain. Yun nga lang, 30 minutes kaming wala. Kumakatahol ka, alam mo naman pinabayaan. So, sobrang clean. Anyway, so ito na, medyo nakikita ko ng liwanag. Isa na lang talaga yung kulang ko, which is... Definitely swing for this part. Wait ah, pakita natin. Yan! O, diba? Yung shape, pag-shape ko sa edges, hindi pa final kasi medyo, ano, medyo parang bangag na talaga ako. Hanggang ngayon, sobrang sakit ng katawan ko. Eto, feeling ko kulang, as in. Parang nakukulangan ako. Kasi sa totoo, ang talagang objective ko, wow, kala mo naman thesis, ano, is, lumiit yung green part, more on white pebbles. Kasi nga, sa totoo lang, mas madaling i-maintain pag puro ganito. Kasi papulot-pulot ka na lang ng mga dumi-dumi, ganun. At least, diba, mas konti yung lilinisin. And wala lang, parang mas, ano ko lang yung white, parang mas maliwanag tingnan. Kasi nga, mix na yung color ng pots, diba? Terracotta black and white. Tapos may beige. Ayan, so dalawa na yung table dyan. Yan muna nilagay ko. Tapos lagyan ko ng accent. Hindi ko na itutuloy yung first plan ko na yung parang mga rectangle pots ko. Tapos lalagyan ko ng trigona kasi gugulo tingnan. Parang nagustuhan ko yung pagka-neat niya tingnan. Di ba, be? Di ba sabi ko, hindi ka wiwiwi dyan? Aamoy ka lang? Sedy? Ang taba ni Sedy, yung grabe. Yun, so... Naghahanap ako ng siguro parang small naghahanap ako ng small something na pang pop of ano lang or something. Or pwedeng ganyan na, nilagay ko lang yung mga batong malaki para may accent. And eto talaga, dito na talaga yung parang ano na talaga, tagisa ng talino. Hindi ko maintindihan anong ilalagay ko dyan dito sa part na to na swing. I was thinking of rattan swing, yung simple lang, lalagay ko dito anywhere yung picture. Tapos, or macrame na black or white na mababa dyan. So, ito mauusog ditong slide. Dito pa, dito tatapat yan. Yan. So, kahit black, carry lang kasi may white na sa ilalim. Yun. Kasi pag, maganda sana yung off-white, parang yung dati namin, off-white macrame kasi lulutang dito. But, dumihin siya at dun tayo sa practical. Diba? Maganda siya sa simula. Although, hindi ko pa natry maglaba ng ganun. Pero, bahala naman. Although, black is okay din, diba? Yung nga lang, parang malungkot tingnan. Very, ano, masyado ng malungkot kasi nga black na yung background. Sedy, ano sa tingin mo? Tumulong ka naman. Ano sa tingin mo maganda? Black or white? Or off-white? Ha? Ano? Wala. No comment.
ayaw niyang masisi. Tapos, di ba, may pinakita ko yung parang may extension ako dyan ng mga dalawang spotlight. Yung spotlight po na yun, disaksak yun na, hindi siya solar. Medyo nadala na ako sa solar kasi nakailang pong iba-ibang klase na ako ng solar at lagi nasisira pag nauulanan. Dito ko siya nilagay, kinunek ko dito, dito ko dinamihan, tas may isa pag gabi nakatapat dito sa shelf. Yun. Ayan, tapos sana makapunta na kami ng Wilcon para makabili na kami ng another panel. Ayan, para diretso. Yun. And then, yan lang talaga. Yung iba, may nag-comment na nakakamiss yung Acapulco bench. Yes, ako rin. Namimiss ko yun kasi sobrang sarap upuan at tambayan. Pero sabi ng husband ko, ang ganda nga daw kasi ang neat. Neat lang. Neat lang tingnan. Garden na garden lang siya. Yan. So, another, ano lang talaga, swing. Meron na akong napupusuan, pero hindi pa nag-reply sa akin kung magkano. Very simple. Gusto ko very minimalist lang tingnan. Pagka naman yung macrame, carry lang. Pang apat na macrame ko na yata yun. Nabenta ko na yung mga dati or napamigay. So, yun. Dito lang, mababa. Ayoko. Tapos siguro isang tali lang yung gagawin ko na gano'n, ng lubid na makapal. Para hindi siya magulo. Kasi naguguluhan nga ako yung maraming salasalabit dyan. Yun. So, sa ngayon ay upo-upo muna dito sa ating ceramic. Eto, galing to sa loob. Maka mag-order pa ako ng isa na lang na ganito para sa loob. Kasi, ewan ko, addict na addict talaga ako sa ganyan table. Napaka, medyo nauuso kasi yan eh. Actually, last year nauuso yung ganyang, ewan ko kung until nauuso pa rin siya. Yung parang cone type na mga table. Yan. So, nakakatuwa. Hindi ko pa, ano, hindi ko, medyo kulang for me yung ano, yung yan, yung pebbles. Gusto ko yung medyo maliit yung space ng green. Yun, medyo ganun. Medyo hindi ko lang na-shape ng maayos kung medyo weird ba yung pag-shape ng edges ng pebbles. Pero, grabe, yung iba, 8 yata nalagay ko dito, tas dalawa dito. Dinagdagan ko dito. Yan, tas nilinis ko sila. Pagka pala nalinis sila, ano talaga, medyo nawawala rin yung pulbos. May pulbos kasi yan eh. Pero eto, merong part na may isang sack na white naman. So, ayan, makapal kasi yung lagay ko, kaya yung 10, hindi ganun kadaming na ano, nalagyan. Kasi, ayoko yung masyadong nakikita yung green sa ilalim. Mas gusto ko mang ibabo yung white. Yon. So, yun guys, ang update sa ating garden, napaka-minimalist na niya. Napaka-maaliwalas lang, ganun. Kasi nga, nung dating may bench, parang, syempre, may malaking parang nakaharang dyan. Lalo na nung panahon na nag-live kami, Diyos ko, grabe, hindi na yung maintindihan saan ilalagay yun. But, ayun na siya, napunta na siya sa kanyang rightful owner, kay Miss Cora. Hello po, thank you, Miss Cora. Yan. Nabe, bye-bye! So, ayan guys, magpapahinga muna ako. Sa akin talaga nakatawan ko talagang, kasi dalawang gabing sunod, nag-ayos ako ng mga kung ano-ano dun sa bandang agave na malalaki. Tapos sumunod, yun nga, nabugbog kami sa biyahe sa Patagaytay. Kala mo naman, layo-layo. Traffic. Nagigigil ako kay Shelly. So, ayun guys, thank you so much. And see you again. Bye-bye.